What's up guys? Traveler Trek here, nagbabalik para sa sana namang malupet na travel vlogs. And for today's vlog vlogan mga kaibigan, mula Pampanga, ako ay babiyahe papuntang Mauban, Quezon. Ang Mauban ay isang first class municipality sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa Census 2020, ito ay may populasyon na 71,081. At binubuo ng kabahayan na 17,587. Ang bayan ng Mauban ay nahahati sa 40 mga barangay. Ang probinsya ng Quezon ay nabibilang sa Rehiyon 4A na kung tawagin ay Calabarzon. Magmula sa Pampanga, ako ay dadaan sa Rizal at Laguna. Papasyalan ko ang Aliupols sa bayan ng Louisiana, Laguna. Tapos didiretso na ako sa bayan ng Mauban. Pagdating ko naman sa bayan ng Mauban, wala nang pahinga-pahinga. Rerekta agad ako sa Alita Falls at Kahoyhoy Falls. At pagkatapos ay susubukan ko makapag-fishing. At tignan natin kung may mahuhuli ako sa dalampasigan ng Mauban. Sa pangalawang araw ng aking pagbabiyahe, susundan ako ng aking mga kaibigang vlogger din. At pupunta kami sa isla ng Cagbalete, ang isa sa pinakamalupit na white sand beach sa Pilipinas, mga dre! Kaya ano pang hinihintay nyo? Magtimpla ka na ng kape at humanap ng magandang pwesto dahil magiging malupit ang vlog-vlogan na to. Kung nakahanda ka na, simulan na kagad natin to. Let's go! Umalis ako sa Pampanga nang napakaaga. 2 AM pa lang yata nun at binaybay ko ang kahabaan ng Bulacan, Valenzuela, NCR. Sinundan ko lang ang Google Map kung ano yung sinasuggest niya mga dre. Around 7 AM ay nakarating ako sa jump off point ng Aliu Falls sa Louisiana, Laguna. Kakailanganin mong kumuha ng tour guide. At ito ay 300 pesos lamang. Sasamahan ka nito at aalalayan sa mga trail. Kailangan mo rin magbayad ng 30 pesos para sa entrance fee. 15 to 30 minutes lamang ay makakarating ka na at masisilayan ang napakagandang Aliu Falls mga dre. After ko mag-picture-picture, mag-video, mag-vlog at kung ano pang pwedeng gawin sa Aliu Falls, pera lang ang maligo. Nagpahinga lang ako ng saglit, rumekta na kagad ako, papuntang Mauban, Quezon, sakay ang aking motorsiklo na Badya City 100, sa gabay ni Google Map. Inabot lamang ako ng mahigit 2 oras at narating ko na ang bayan ng Mauban. Pagdating ko sa bayan ng Mauban ay nananghalian kagad ako para may lakas mga dre. At naghanap kagad ako ng hotel na papag-check-inan. Yung mura. At nauwi ako sa isang napaka-creeping hotel, pero astig. Inayos ko lang ang mga gamit ko at nagbihis at rumekta na kagad ako sa Alita Falls. Nung ako ay pupunta na sa Alita Falls, hindi ako masyadong natulungan ng Google Map. Kaya naman, dating gawe, yung old school, tanong-tanong tayo sa mga lokal. Nang marating ko ang jump off point ng Alita Falls, eto ang nangyari. Medyo nasisilip-silip ko na yung falls, oh. Ayun, oh. Malapit na tayo sa falls. Natatanong ko na. Pero hindi ko siya natatanong na buo. Oh, in fairness talaga, oh. Simula dun sa pinagparadahan ko. Hanggang falls yata to. Nakasimentado. Mga ano, eto yung mga batang kasabay ko kanina ng paglalakad. So, ibang ruta yung tinahak nila. Yung mas mahirap na ruta. Hindi sila dumaan sa may semento. Ayan sila, palag-palag lang, oh. Mga kabataan. Hindi naman kabataan din dito. Ayan. After ko mamasyal at mag-picture-picture video-videohan sa Alita Falls ay wala nang ano-ano ay rumekta na agad ako sa aking susunod na destination, ang Dahoyhoy Falls. Kagaya ng sa Alita Falls ay hindi ka masyadong matutulungan ng Google Map
para makapunta sa Dahoyhoy Falls, kaya kailangan mo pa rin magtanong-tanong sa mga lokal. Pero mababait naman sila at hindi ka nila ililigaw. At ang malupit pa nito, bago ka makarating sa Dahoyhoy Falls, ay dadaan ka sa mga masisikip at malulupit na hanging bridge. Tignan mo to. Uy! Hanging bridge! Tumakpaniwalang dumadaan ako sa hanging bridge yung motor ko. Uy, nakadaan ako, shit. Ayan. Boy, malapit na ba yung ano? Falls, Dahoyhoy? 1.3 kilometers po po. Ah, 1.3. Sige, salamat. Pagdating mo sa jump off point ng Dahoyhoy Falls, iwan mo lang ang motor mo doon, ilock mo, and then konting lakad lang, nandun ka na sa mismong Dahoyhoy Falls at mag-enjoy ka na sa view. Pasado alas 4 na nang matapos ang aking waterfalls adventures dito sa Mauban at bumalik na ako ng hotel kung saan ako nag-check-in. At naligo lang ako at lumabas ulit ako. Naglakad-lakad ako sa town ng Mauban at ito ang nakita ko. Get the attention! Natapos ang isang maghapon na nakakapagod pero sobrang saya. Bukas may panibagong adventure na naghihintay. Darating ang aking mga kaibigan at sinundan nila ako dito para samahan. Isang malupit na adventure ang nag-aabang, kaya stay tuned. Lumipas ang magdamag at sumikat na ang araw. Hindi man ganong kalalim ang aking naging tulog, okay lang. Nakita ko na yung mga tropa kong vloggers din at pupunta na kami sa Cagbalete Island. Kung gusto mong makamura ng gastos sa Cagbalete Island ay sumakay ka sa pangpasaherong bangka o yung tinatawag nila na nakasakay kami sa isang passenger jeep. Ano? Aqua jeep. Aqua jeep ay sige ng Aloysio. Ayan. So ito yung pinakamahabang jeep na litubig. Paparanta na kami doon sa kabilang isla. Kuya, para, pwede kayang gumawa ng dito. Ayun ang mga pair. 100 na. Ayun ang mga pair. 100 pesos, passenger, 80. Senior citizen, PWD, tapos 50 pesos, 12 years old below. Jeep na pangdagat. Ang pamasahe sa jeep na pangdagat ay 100 pesos. Para sa mga ordinaryong nilalang at 80 pesos para sa mga PWD senior citizen at 50 pesos para sa 10 years old pababa. Pagdating namin sa isla ng Cagbalete after 2 hours of boat ride, nag-check-in kami sa Doña Choling. May babayaran ka nga lang na 350 pesos para sa isang tent pitching kung meron kang dala at 100 pesos per person para sa entrance. After naming ma-set up ang aming tent at ma-safekeeping ang aming mga gamit, eto kasama namin si Kuya Ronald
Sasamahan kami mag-snorkeling at pumunta sa White Sand Beach. Ito, sasamahan kami sa sinasabi niyang sandbar at mag-i-snorkeling kami at mangunguha kami ng sea urchins, mga dre. Ang mga susunod na eksena na makikita nyo sa vlog na to ay freestyle na lang. Hindi na ako masyado mag-narrate dahil the only reason kung bakit nag-narrate ako ay para mapaikli ko yung video dahil napakahaba ng nangyari sa dalawang araw na paglalakbay na to. Kaya eto, freestyle vlog, let's go! Eto mga dre, sandbar. Kami lang tatlo nandito, eh no. Sama ko andoon, nagkamang picture-picturean. Tatlo lang kami dito mga dre. Solong-solo ang sandbar. Dalawa agad o. Marami na. Masakit ba yan? Hindi. Pag gumagalaw sila? Mata. Hingit na eh no? Paano ito? Paano hawakan to? Shit! Sa ula lang masakit. Hindi nga. Ikaw na. Gagi, paano hinawakan yan? Paano hinawakan yan? Talo mo sakit sa ula. Oo, oh, hawakan mo. Alam. Patong nga sa kamay ko. Holy fuck! Holy Christ! Ang kakiliti po na to eh. Ha? Ay, luto to. Para do. Alright. Ayan ang ano. Ayan, laki na. Kuha tayo. Dalawa. Pero Ronald, pulutan natin mamaya. Ayan. Ito. Ang sarap ito sa pulutan ah. Oo, ang sarap. Sarap. Ayun si Galoiskin, nag-enjoy na oh. Yeah. Ayun oh. Sea urchin. Ayan. Ayun, tama hugas-hugas lang oh. Sarap. Ito natin yung lasa ng sea urchin. Okay naman. Ako kaya? Uy, puro ikaw! Ayaw na mamigay! Eto na guys, mukbang is! Eto na ang mukbang sea urchins! Mukbang sea urchins mga dre, no? Huwag mo yung ipadabya, mababaw! Masarap, malamis-lamis ang lasa. Mas masarap pa sa talaba. Hindi ko alam magdukutin ah. Ayun no! Dudukutin mo siyang ganyan sa loob oh. Bago lang sa panlasa namin to pero sarap. Oo. Sarap. Ayun oh. Lalo parang sibon, parang plema. Kadiri eh. Ano, paboritong topic? Ano, dudukot pa tayo dyan? Tangin ko na, nagsasalita pa ako, nakasaksak pala. Nasaksak pala yung mga sa ano. Malaki pala. Ito oh. May ura pa na upuan ng tubig. Ano? Hindi ba inumin yung doon? Kala ba yung garam? Kahit hindi mo lang natin yung suka. Yung dagat na mas. May kita ba yung anggan? Si ito bang ano, para mamula-mula, kinakain ba to? Tayo niya. Puti ng ini, no? Lahat nandiyan na. Abitin nga lang mga dre, nililiit nila. Yo, what's up mga dre, ang next activity naman namin para sa ngayon ay mag-snorkeling kami. Ayan, with Galoiski pa rin, hindi ko bago, ito si Cardi, tsaka si Quiz Ronald. Ayan, tamang snorkeling tayo, kanina nang ulit tayo ng mga sea urchins, sila pala. Tamang video lang kami. Tapos ngayon, snorkeling tayo. May mga life vest naman dito, kailangan required yan. Kahit nasabihin mong eksperto ka na.
Oops, ito ah, ito. Unahan ko na kayo sa goggles. Alright, so pabalik na kami sa aming pinagcampingan at ito low tide. Nakikita niyo yan. Ayun yung dalampasigan, no? Napakalayo pa pero napakababaw ng tubig. Ayun, no? Hindi man umaabot sa tuhod namin yung tubig, low tide. Kasi crescent yung moon eh. Tapos ito yung mga nahuli namin sea urchins. Pupulo natin, pupulutan namin yung mga sea urchins na to. Alright, sea urchins! Sandbar is real! Oh, di ba? Gagastos ka ba ng libo-libo sa Boracay, mga dre? Dito lang, oh, kagbagete, island. Kagbalete drive. Di ba? Ah, pakapute, oh. Iyon, oh. Iyan, oh. Ganda. Udyan, white sand, mga dre. Sandbar pa. Ay, no, may sandbar din dun, oh. Isla, parang isla ng sand. Galing, oh. Lupit. May pati may mura ba? So, sobrang wala ng hangin, nasunog na yung luluto namin. Pasok na pasok lahat, no? Ang apoy. Ayun, may cover, oh. Diba? Ready for camping.